All right. So sabi ko nga po, this is the last day. So mamaya po, hanggang mamaya ay doon po sa mga miyembro or kasapi ng Freedom Bible Public Church, we're going to return our commitment to God, yung ating pong maliit na papel diyan about the first fruits. Sabi nga, we've studied, Pastor, last Wednesday about the first fruits. Yun ay hindi ko sa kanila. Na ang first fruit po, or ang pagbibigay, hindi lamang po ibig sabihin pera. Parang nang iniisip natin ang pera ang Diyos, or wala ang pera ang Diyos. Hindi totoo yun. Sabi ko nga, of all the universe, of all the galaxy He made, napakaliit lang po, gagulamot lamang po ang Earth, pero binigyan po ng pagkakataon na ito pong ating daigdig na mundo ng daigdig, planet ng daigdig, ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na tayo para mabuhay dito. Ang Diyos po ay napakayaman. Ang pagtuturo po natin ng pagbibigay, hindi po pagtuturo ito na magbigay or maglimos tayo sa Panginoon. Ito ay pagtuturo na kung gaano kayaman ang ating Diyos. Amen. Hindi po kayo magbibigay dahil walang pera ang Diyos, walang pera ang sima, walang pera. No! Itinuturo po dito sa inyo kung gaano nyo kamahal ang Diyos. Yun po yung ibig sabihin dito ng first fruit. Nag-aralan namin last Wednesday. First fruit is a matter of the heart. It is ano yung naman ang pinakamiss ko din? Number 2 and number 3 point. Ano yung number 2 point natin? It is a symbol of your whole heart. Para nga raw, kinumpara ito sa kasal. No? Yung kasal, ito pong wedding ring, wala pong kwenta to. This is nothing. This is invaluable, pero nagkakaroon ito ng halaga sapagkat merong commitment. This is my commitment to my very beautiful wife. No? December 28, 1992, nag-commit ako sa Panginoon. Ikinasal kami. This is nothing. Ano lang to? 14K lang to. Umurahin lamang po ito, pero this become valuable sa aming mag-asawa because we have the commitment to God. And this is like the first fruit. Wala pong kwenta ang pera, wala pong kwenta ang first fruit, wala pong kwenta ang pagbibigay. Nagkakaroon ng value ang pagbibigay sapagkat ito ay commitment natin sa Diyos, pagpapakita nyo ng pagmamahal at pagtatalaga na ang Diyos ay inyong pag-ibig at ang Diyos ay inyong inuuna sa buhay. Yun po yung pagbibigay. Kasi po, parang we are being bombarded by giving. Bigay mo pera mo sa Diyos, bigay mo. No! You are not being asked to give your money to God, but you are being asked to give your heart to God. If you give your heart first to God, then the wallet and then your pocket will follow through. Yun po yun ang pagbibigay po. Hindi pera. Hindi puro pera. It is puso at commitment nyo sa Diyos. Sabi ko nga, this is our band to God. Papakita nyo na mahal nyo ang Diyos. Love is an action word. Hindi po ito love per se. No? I guess sinasabi ni Pastor, hindi sabi lang kayo na sabi, mahal kita, I love you. And yun, ginamit na tuloy ng asawa ko. Lagi sinasabi ni Pastor, pag sinasabi sa, I love you, Tart, gawin mo. Kasi yun sabi ni Pastor, nagkaroon tuloy ng ano, kaya yung asawa ko kasi ako, kung pumito kasi ako ng I love you, parang armalite, dire-direcho, okay, mahal ko siya. I love you, sweetheart, tagad yung makikita ko siya, dumaan lang siya, I love you. And then, nananawa niya ata, and then siya sam-sam, gawin mo. Wow, yeah. And then, yan po naiintindihan, love is an action word, hindi lang to emotional, hindi to feeling. Love is an action word. Kung mahal nyo ang Diyos, gagawa kayo ng action. Kung mahal nyo ang Diyos, hindi lang kayo sa bahay, andun lang kayo. Kung mahal nyo ang Diyos, sisimba kayo. Kung mahal nyo ang Diyos, magbibigay kayo. That is your commitment to God. Yung po yung pagbibigay, yung po yung pag-ibig. Kung mahal nyo ang Diyos, magbibigay ko. Hindi sa mahirap ang Diyos, bagkos Diyos ang unang nagbigay sa inyo. And that's our topic this morning. And this morning, ang ating mong topic is the eminent giver of all. You cannot outgive God. No? Sabi ko nga, bawat hininga natin, galing yan sa Diyos. When I confine ako, ilang tanke ng oxygen yung naubos ko, yung muli confine ko, ha? Yung mga apat na tanke
ng oxygen ay magkano yun? Ang mahal po ng oxygen. No? Mahal pong magkasakit. And yung oxygen, kailangan po ng tao yan para mabuhay. At hinihigop nyo, o ano mo tayo? Ini-inhale nyo. Araw-araw, ang oxygen yan, libre po! Libre! Hindi man lang kayo minimetrohan ng Panginoon, hindi man lang kayo pinapadala ng bill, o ito ang bill mo, Mark, Michael, ito ang bill mo sa oxygen. Hindi ganun eh. O ito ang bill mo, o Sir Daddy sa oxygen. Ito ang bill mo, Lenny, ng oxygen. Medyo mahal ka, malaki ilong mo eh. Malaki kang mag-inhale ng oxygen. Hindi po tayo ginagano ng Diyos. Ang tanging hinihingi ng Diyos ay ang commitment natin sa Kanya. And He is the eminent giver of all. Sabi sa ating verse of Ephesians, for you know the grace of our Lord Jesus Christ. Sabi nito, sa ating stewardship month ngayon or a giving month, garalan natin ito sa Ikulika Sabra. Here is a deep insight into the very nature of the incarnation of our year. Of our Savior. For ye know. So ito ay pinapaalam sa atin. We are all informed. Dapat alam natin daw lahat. Jesus, sabi nito, identifies his humanity. So, ang Diyos po ay mayaman. Ang Diyos ay Diyos. Pero para sa atin, nagkatawang tao siya. Christ identifies his divine mission. So, yun ang mission ni Jesus Christ. He came here. For we know, malaman natin that the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, napakayaman po yung Diyos. Sabi ko nga, kahit huwag kayong magbigay, andyan ang Diyos, Diyos pa rin siya. But it is for our own sake na magbigay tayo upang tayo yumaman. That's my message that last Sunday afternoon, being rich in giving. Yet for your sakes he became poor. Nagpakahirap that you know his poverty might be rich. Yun po yung mission ng the eminent giver. Eminent meaning the outstanding, the posthumous, the famous, the number one. Siyang pinaka greatest giver of all. No? And ito ang kanyang mission. And the motive of Jesus giving, number one, the motive of Jesus giving, why did the Lord Jesus Christ give his, what he gave, anong binigay niya? Number one is grace. Grace. It is grace that is the herald of the New Testament, the heart of the gospel, the hope of the sinner. God is a God of grace. First of all of us will go to hell. Lahat tayo pupunta sa impyerno since the sin, kasalanan, dumating po sa mundo. Lahat po tayo ay tinalaga papuntang impyerno. Why? Because kahit isang kasalanan, hindi po makakarating kayo sa langit. So, yung unang tao pa lang na nilikha ng Diyos, sumablay na. It is your father Adam, yung si Adan. Ang unang tao sa mundo, isa pa lang ang kuman na sumablay na agad. So, for us by one man sin enter into this world and death pass upon hanggang ngayon po. So, wala po kayong gagawin kung gusto niyong pumunta sa impyerno. Wala kayong gagawin. Wala kayong magagawa. Pupunta talaga sa impyerno. But, God is God of grace. Number one, that is His mission. That is the mission or the giving, the motive of giving ni Jesus Christ is the mission of grace. Mahal niya, naawa tayo, wala tayong pagkakataon na pumunta ng langit. Doon lang siya, relax lang siya sa langit. Wala siyang pakialam sana kung pumunta mo tayo sa impyerno. But God loves us. He gave His life for us. He gave, number one is, the motive of Jesus giving is the grace. Gracia o biyaya. Ang ibig sabihin po, wala tayong kakayanan na gumawa nito. Wala tayong
kakayanan na magpunta tayo sa langit, but because of the Lord Jesus Christ, He wants you to go to heaven for His own grace. Grace po. Biyaya po. Yun po yung unang motive ng kanyang pagbibigay for our own sake. Sabi rito, although we are all aware of what He did, alam natin yon, Jesus did not do what He did for the display of it. Papasikat lang siya. Makikita ko sa inyo kung gaano kagaling na Diyos. Bababa ko siya sa lupa. Blah, blah, blah. Hindi po. Ginawa niya yun para tayo'y maligtas dahil sa biyaya. Karoon tayo ng pagkakataon. Ako na isang pasaway na anak, isang dating addict, na isang dating laman ng lansangan, laman ng bar, gumagawa ng napakaraming pelikula. Wow. Hindi po sa akin yun. Na ngayon po ay nasa inyong harapan dahil sa biyaya at grace ng Panginoon na nagkaroon ako ng pagkakataon na someday I know, when I die, I will go to heaven. Amen. And that's the motive of Jesus giving. Amen. Imagine, ibigay niya ang kanyang buhay para, sino ka ba? Sino ba ako? Sino ba tayo? He is the eminent giver of all. Outstanding! No? Hindi ko bibigay yung buhay ko para kay Brother William. No? Hindi ko bibigay yung buhay ko para kay Michael. Hindi nyo kaya ibigay yung buhay nyo. Parang sabihin nyo, oo, kasi mahal ko. Hindi. Wala akong makakagawa noon kundi ang Panginoon lamang. At ang buhay niya, hindi yung parang buhay natin na baliwala. Ang buhay niya, sabi nga, sa verse na to, He is God, that though He was rich, He became poor. No? Pwede namang, sige, liligtas ko yung mga taong na yan. Padala na lang ng mga angel dyan. Dami natin angel dito, padala lang. Hindi eh. Oo, padala natin ng, hindi, ako na nga lang, sige. Ako na, pupunta ako sa lupa, Jesus Christ. Pero dadali ko lahat ng golds and diamonds and lahat ng kayamanan dito sa langit para masarap ng buhay ko. Hindi po eh. Pumunta rin siya dito sa Pilipinas, sa mundo, in the same process na kung paano ko'y ginawa. Nanggaling siya sa tiyan, 9 months, and then lumaba siya. Naging bata siya, naging binata siya, naging tao siya. Mahirap po siya. Iniwan niya lahat. Pagka-Diyos, at saka ang kanyang kayamanan. Hindi yung day, ipapanganak ko, gusto ko magwagwag sa Sabsaban. And you know what Sabsaban na pinanganakan na niya nung Pasko. Sabi niya, Pasko. Hindi po siya pinanganak nung Pasko. Pinanganak po siya nung April. Ay, April, nung summer. No? Dahil kung taglamig siya, pinanganak, malamang sa igloo siya, pinanganak, no? Pinanganak po siya sa Sabsaban. And that time, mainit po ang panahon. Kaya walang tao sa Sabsaban. Ah, walang tao, walang hayop. Eh, mga hayop nasa field. No? Eh, kung taglamig noon, lahat ng hayop nasa field, walang papanganakan ng Panginoon Jesus. He didn't ask the Father, Father God, gusto ko po sa Manila Hilton ipanganak. I-ready mo yung Manila Hilton for me, papanganak na ako. Hindi po. He didn't ask that. The eminent giver of all, hindi niya inas nga, at least man lang, kama man lang na maganda. No, he didn't ask for that. Pero pinanganak siya sa isang talahi ba? Yan, alam niyo, talahi boys. Ang kate, kung gano'ng katang-tang kate. Ang talahi, the Sabsaban is punuin naman. Wow, imagine that. Nanganak siya katabi ng mga kambing, ng mga tupa, ng mga sa gabi, etc., etc. Walang bahay. Wow. The eminent giver of all gave His life for you and for me. And that is grace. Biyaya! And then, magbibigay lang, ituturo pa kay someone para sa inyo, para lang matutunan yung pagbibigay. Wow! So, yun po yung biyaya, yun po yung motive ng kanyang pagbibigay. Jesus gave for your sake and my sake His own motive, what was His love for us. Yung love na in action. Hindi love na display lang.
hindi love na nakasulat sa papel, hindi love na nasa, na itinetext mo minsan na LOV na lang, or minsan LUV na lang, or minsan LV na lang, or minsan heart na lang. But the love that gave the Lord Jesus Christ to us is in an action word. Ibig sabihin, yung buhay niya, ibinigay niya. Imagine, huwag na nating kurirating kung paano niya ibinigay ang buhay niya, pero labas na yung mahal na araw, pero napakasakit po ng pagbibigay niya ng buhay sa atin kung gano'n siya namatay para sa ating mga kasalanan. Hindi matanggap ng mga Hudyo yan. Hindi matanggap ng mga Hudyo yan. But we, tayo mga Hentil, tayo mga hindi Hudyo, nagkaroon ng pagkakataon para ligtas dahil sa pagmamahal at biyaya at grace ng Diyos sa atin. Imagine, nilagay niya yung kanyang sarili sa sitwasyon na kahiyahiya. No? Yung nasa picture ng mga Katoliko or yung kung anuman mga larawan dyan, eh merong panlamtin. Wala po. Labas po ang bird ni Jesus Christ. Yung siya ipinako sa krus, and then he was on the Calvary, and yung pong lugar na yon is Burol po yon, and it was a crossroad na kung tawagin na main road po yon, daanan ng mga tao, ng mga merchants. So kapag ka nilagay ka doon, you are being in the middle of two criminals. Ikaw ang chief criminal. So lahat ng makakakita ang dadaan doon, makikita ka, kahiyahiya mo. Ang inabot ng ating Diyos, ang inabot ng Panginoong Jesus, kahiyahiya, butubad siya, nakapako siya. Kahiyan pa lang yun. How much more physically na naramdaman niya. Before that, he was yung hinaligang, pagkahalik pa lang sa kanya ni Judas, hindi naman siguro nung hinaligan siya ni Judas, ay, Jesus, kayo po yung huli namin, ha? At ano po, tayo po yung mga masasalit. Hindi po ganun. Pinaltak po siya, hinatak po, sinabunutan, inuwa po yung balbas niya, kinaladkad, tinuraan, tinadyakan, kumpapalag, sinipa. Ganun po yung ginawa sa ating Panginoon Jesus. And that is the motive of His giving for you and for me to get saved someday. Kung tatanggapin niyo si Jesus Christ bilang Panginoon sa inyong tayo, pero kung hindi siya tatanggapin, yung grace niya hindi para sa inyo. Para yun sa magpapahumbaba at tatanggapin yung ginawa ni Jesus Christ na, Jesus Christ, namatay ka na kasa. He just not pluck his birth, tinadya ka, sinipa siya, sinuntok siya, and then ginagawa siyang katatawan ng pinaula ko talagang Diyos ka, sino bumatok sa'yo, papatukan siyang ganyan, duturoan siya. And then hindi lang yun, he was pinalo siya ng 39 stripes na ang mga bakal na yun ay hindi lang yung napapanood pa natin sa sinakulo, abaka lang na pinapalo, baka makiliti lang si Jesus Christ, no. But it was a steel, a bakal, ironclad with a ball like this, and then puro hook yun na pinalo sa likod ng isang tao ay hindi siya malalaglag kung hindi mo siya hahatakin. Hindi naman siguro nung pinalo si Jesus Christ, pagpalo ganun, ay sorry po Jesus, tanggalin natin isa-isa, hindi po ganun. Pagpalo sa kanya ng berdugo, and then biglang ahatakin yun, ang kakayo yun, parang araro. Sabi nga ng Bible, parang inararo ang likod ni Jesus Christ. Unang palo pa lang, labas na ang baga niya. And how much more 39 stripes, tiniis niyo yun para sa inyo at para sa akin. Hindi lang yun, itinatwa siya, hari ka pala ha, binigyan din po siya ng corona. Pero hindi ginto corona, but coronang tinik. Coronang tinik ng oy, lalagyan po namin yung coronang tinik, medyo masakit po ito, dahan-dahan lang. Hindi po ganun ang ginawa sa kanya. Pag isinalpak yun sa mukha niya, talaga nagtagusan sa kaginay niya, sa mata niya, sa ulo niya. Ganun po, kakilakilabot ang inabot ng Panginoon. Yung po yung motibo ng kanyang pagbibigay dahil sa inyong, sa ating pagmamahal niya sa atin at sa inyo. Hindi lamang po doon, durog na yung kanyang yung likod, durog yung ulo niya, pinagbot pa po siya ng krus. Ang krus na ito, hindi po nakikita natin sa nag-meditation dyan ng mahal na araw na napakaganda ng krus. Talagang kiniskis at para hindi masalugsog yung mag,
yung magbubuhat. Hindi po, ang krus po yun is a lumber, a timber, isang puno na hindi na kinahit talaga, may pinabuhat sa kanya na habang binubuhat, nasasaktan yung kanyang likod na may sugat. And then habang binubuhat niya papunta sa kalbaryo, hindi po pababa yung kalbaryo, hindi siya gumamit ng escalator, or elevator. Hindi po, pinaglakad siya. And then pinapalo habang lumalakad hanggang sa nag-pass out na nga siya, hinimatay na siya sa hirap. Ganun po kahirap ang inabot ng ating Panginoon para sa inyo at para sa akin. Yun yung kanyang pagbibigay. He is the eminent giver of all. Hindi lang yun, pinili siya gisingin, pinili siya, pinatapos yung kanyang kalbaryo pagkakyat doon. And then pagkakyat doon, hindi po pako na ipinabad 24 hours sa alcohol yung inilagay. Katulad ng nakikita natin sa Pampanga na nagpapapako. Nakita niyo yung pako, nililinis, tapos ibinababad siya sa alcohol 24 hours para matanggal ang mikrobyo. Hindi po ganun ang pako nilagay sa Panginoong Jesus. Pako nilagay ng Panginoong Jesus ay malaki po. Na talagang pagpalo ay sumabog na yung ganito. So ipinako siya, ipinako yung paa niya na habang naandun siya sa krus, hindi niya malaman kung gagawin niya. Kung sasandal siya, yung likod niya masakit dahil gawa ng krus ng puno. And then, gaganyan niya para huwag masakta yung likod niya. Yung paa naman niya masasaktan kasi hindi siya makakatayo. So ang gagawin, hahatakan niya yung sarili niya. Pag hinatak niya yung sarili niya, yung kamay naman niya, hindi niya malaman. Aray, yung po yung naramdaman ng Panginoong Jesus para ikaw at ako ay maligtas. He is the eminent giver of all. Hindi lamang po yun. Pagdating pa doon, sinaksak pa po siya sa tagiliran. And then sabi ng mga doktor, kapag daw pag sinaksak pala kayo, kapag ka lumabas ay tubig at dugo, you have no chance. And hindi lang yun, alam niyo ba, itong mga berdugan to, sigurista ito eh. Kasi kapag ka po yung kanilang pinarusahan ng kamatayan, pagbaba ng krus or paglibing, buhay or makalakad, sila po naman ang papatayin. Kaya ang gagawin niya ay sisiguraduhin papatayin niya. Parang katulad ng mga riding in tandem, no? Binarila, pagbagsak, babarilin pa. So binali pa po ang tuhod ng Panginoong Jesus para magsigurado silang patay talaga si Jesus Christ. And that is the eminent giver of all. He gave His life for you and for me. Sino ba naman kayo? And sino ba naman ako? So yun po yung motive. Number two, Jesus Christ's motive was grace and love, and then the measure of Jesus' giving. Gaano ba kalaki? How much did He give? When the offering, sabi nga, kahit i-calculate mo yung may offering mo for your whole life, actually, Jesus gave immeasurably. Kahit pagsamasamahin pa na lahat ng mga baptism yung offering nila for how many years, hindi kayang bayaran yung ginawang pagbibigay ni Jesus Christ sa akin. That's immeasurable. Yun po yung measure. Though He was rich, yet for your sakes and for my sake, He became poor. Doon pa lang katalun eh. Mayaman, Hari, Diyos, nagpakumbaba para sa mukhang yan at sa mukhang to. Imagine that. No, sino ba naman kayo? Sino ba naman ako? Though He was rich, yet for your sake, He became poor. Para sa iyo, para sa akin, naging mahirap, nagpakahirap ang Diyos. He was rich. Oh, He was so incredibly rich. Sabi ko nga, those words take us to eternity past before the event of the Bethlehem. Before Bethlehem, He was essentially and eternally rich. Mayaman po, rich in glory as you found in John 1:1. He was rich in love. The love of God is eternal. He was rich in praise. The angelic choir filled the heavens with praise. He is rich in things, Psalm 24:1, silver, gold, diamond, etc. Kung pakakapasyal kayo sa langit, makikita nyo, the pillars are gold, different kind of precious stones. Yung kalsada po, ang kalsada po, hindi katulad po dito sa Lake of
Lengko po. Pagka umulan is para tayong bahagaw. Ang kalsada po doon is pure gold. At gold na ito ay yung transparent gold, ha? I was in Bahrain for 4 years. Merong mga, lagi itong kinukwento, meron doon mall. May mall doon is a, kung tawagin, gold sock. Gold sock, ibig sabihin, mall ng ginto. Pagpasok mo dito, siguro mga kasinlaki ng SM ng Santa Rosa, pagpasok mo dito, hanggang doon sa labas, ang sa dulo, ang tinda lang, walang tindang mani, walang tindang almos, walang tindang, ang tinda lang po, puro ginto. Isang bowl ng puro ginto. And then, umasyal ako, nagyabang ako sa sarili ko, titingnan ko itong mga ginto ko. Tinignan ko, eh, hindi ako masyadong mahilig sa ginto. Kung nakita nyo, mga yung batang nagsasaudi na walang mga malalaking gabi katulad ng tatay ko, malalaki na sa ano, bling-bling, mga ganyan. Nilakad ko yung gold shock na yan. Tinignan ko rito. Dahil Pilipino yung nagtitinda, ginto, hanto ko nito. Lahat ng klaseng ginto na andon. But wala akong nakitang ginto na sinasabi ng Bible na transparent po. Imagine that. Ang kalsada sa langit po. Kung mapapasyal kayo, ha? Kung mapapasyal kayo sa langit. Gintong kalsada na transparent. Na halimbawa na dito ako sa first floor, makikita ko dito sa fourth floor si Ramil. Tagusan dahil sa kalsadang ito ay kalsadang gintong transparent. Wala po akong nakita ang gintong transparent na ginto. Imagine sa langit po na yan. Ganong kayaman. He was incredibly rich in things, rich in power, no rivals, rich in wisdom. No one smarter than the Lord Jesus Christ. He became poor. He became poor. There was a choice involved. Pwede namang hindi siya maging mahirap. Eh, sabi ko nga, he can bring his angels. Na kapag iluluwal na siya, dasasalihin siya ng mga angels. Pwede po mangyari. But he became poor. That is his choice para sa iyo at para sa akin. Wala na kayong idadahilan. Hindi, gano'n ko tayo naligtas si Jesus Christ. Kasi sinama niya si Miguel, sinama niya si Gabriel, sinama niya yung ibang mga angelic doon, blah, blah, blah. Hindi po. He alone, he became poor. Yun po yung sinasabi rito. That is, para sa atin, para sa tayo ay mabuhay eternally pagka tinanggap niyo si Jesus Christ. Sabi rito, I born materially poor in Philippians chapter 2, verse 7 and 8. In stable, in stall, and star. So, ang extent po which Christ was willing to give was shown in Him coming here for us. Yun na lang eh. No? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yung bang Diyos pumunta rito sa langit, it was a very humbling and very, very, pagpapakumbaba na he born materially poor. Mahirap po talaga siya dahil pinakita niya nito. And then, di lang po siya, he born materially poor, but he lived materially poor in John 1:10-11. Though he had made the world, he lived without a place to call his own. Wala pong maituturing na sa kanya. No, although siya ang gumawa ng lahat, pero walang, nung nagpunta po siya dito para sa iyo at para sa akin, and wala po siyang may tuturing na kanya. And that's how immeasurable yung kanyang pagmamahal sa atin. No? The ground was his couch. Ang higaan niya, yung ground. Meadow was his table, di ba? The tree was his roof. Rocks were his pillows. You know, una niya. The brook was his basin. Breeze was his towel. Wind was his comb. In John 7:53, everyone went to his own house. E kanya-kanyang bahay. Pero ang Panginoon, in John 8:1, Jesus went unto the Mount Olives. Wala siyang bahay. Hindi siya sa Mount Olives to pray. So, he died materially poor. He just not born materially poor, live materially poor. Also, he died materially poor. Where Jesus Christ died, his only possession was the robe on his back, probably pahiram lang sa kanya, or a gift from a friend. He was crucified between two thieves. He committed this
mother took care of one of his disciples. He was buried in a borrowed tomb. Ganun po siya kahirap. Namatay din siyang kahirap. No? Wala siyang pagbibili niya sa nanay niya. Binili niya lang sa isang disciple. Ang tanging kapit niya, sabi ko nga siya, binago siya, hubutuban siya. But he was only his wearing a robe. Before that, nung mag siya mamatay, bigay lang yun ang kaibigan niya. And then he was buried. Wala siyang sariling libingan. Pahiram lang po niya sa kanya yung tomb na yun. But, hindi naman siya dun tatagal kasi. Dahil after 3 days, he will be resurrected. So, ganun po makikita. He born materially poor, he lived materially poor, and he died materially poor. Be sure, those are giving in perspective. Sabi dito, mag-consider natin the measure of his giving. It makes out attempt at stewardship seem rather embarrassing to us. Nakakahiya na tuloy magbigay sa Panginoon kung hindi mo ibibigay ang sarili mo at ang puso mo. No? Kasi parang ang nangyayari sa atin, hindi, pinagtatalunan, si Jesus Christ yan, namatay na sa atin, so yung tithing, Old Testament pa yan, rate pa ba yan, required pa ba yan, masyado naman yatang malaki yan, we need to remember that the supreme example of stewardship is not Abraham. Siya po yung nagsimula ng give ng tithing. Giving a tithe to the king of Salem, yung kanyang pinasimula, but rather, the king of glory, laying aside his glory, become poverty stricken for us. So, kung magbibigay po tayo ngayon, hindi na dapat tithe, it was grace, and it was more than 10% of our life, of our possession, yung po yung grace. Kaya kung nagtatalunan, Old Testament lang yung tithing, sige, mag-grace giving tayo, and grace giving is more than 10%. More than half, it is all of your life. Because that is the measure of Jesus giving. Immeasurable. Wala pong makaka-outgive. Ay, sino pinakamayaman dito sa atin? Sino pinakamayaman dito sa Kuya Regine? Pinakamayaman dito sa atin? Ang dami niyang tricycle, dalawa, sa loob ng 20 taon. Ang dalawang tricycle yan. Ang yaman yan. Pero he cannot outgive God. Sino mayaman dito? Si Marley. Ang yaman yan. Accountant yan. Laki na sweldo niyan. 150,000 a month. Lilipat pa pastor. So, 250,000 a month yan. But he cannot outgive God. Ibigay niya lahat yun. You cannot outgive God. Sino mang pinakamayaman sa atin dito sa mundo? Kilebi, ang yaman yan. May-ari yan ng isang universidad. COLC. Kahit ibigay niya yung COLC, he cannot outgive God. And that's how immeasurable Jesus giving. He is the eminent giver of all. Kahit sino sa inyo dito, anak ni Henry C., ni Henry, ni John Wu, nila mga doon, no? Mga mayaman sa atin, mga in-check, eh, no? No? Mga in-check, sabi ni Pastor Noel, yung mga unggoy daw galing sa China, no? Chonggo. Unggoy. Uy, uy. Ano ba? Ano ba sabi ni Pastor Noel? Basta, mga pangalan daw ng unggoy galing daw lahat yan sa China. Yan. Matching. Diba? Talaga nga ano, yung mga... Urang gutan. Chimpanzee. Oh, see? Sa mga kamag-anak ni Henry, see? Sa so, yung mga unggoy, yung mga may... De, gorilla, tagalogin nyo, bakulaw. So, galing pa rin talaga. So, sinyong maging mayaman, maging unggoy po na kayo. But they cannot outgive God. Kahit ibigay nila lahat ng pag-aari nila, they cannot outgive God. And that's how immeasurable, gaano kayaman ang ating Diyos para hindi ka magbigay. Para hindi ka magbigay, para magkurikot ka. Si Kim Marley, tagailo ko siya, pero hindi kurikot yan. Hindi kurikot yan, promise. Siya yung pinakamababang sa isip na. Iwan nyo ba?
Hindi po ko rin po dyan. Sa lahat ng akin na nakilala ko, wala nga ako kilalang Ilocano Kuripot. Hindi naman sila Kuripot. Masino? No? Masino? Kuripot din. Hindi po. Hindi nyo dapat maging Kuripot kayo sa Panginoon. You cannot be stingy to God. Why? Because He is the eminent giver of all. Walang makakatalo sa pagbibigay sa Diyos. And lastly, na tayo dito sa ating last, the mission of Jesus giving. Okay. Lastly, the mission, the motive of Jesus giving is love and grace. The measure of Jesus giving is measurable, is life, and the mission of Jesus giving. Sabi rito, the coming, yung kanyang mission. No, imagine, pumunta na lang dito, yun na yun eh. No, sino ba naman tayo? Sabi ko nga, wala. Pwede naman mag-relak-relak na lang doon ng Diyos pag gano'n na lang pakinig-kinig ng mga angels. Sige, magsiawita kayo, magsipraise kayo sa akin. Wala na siyang pakilap dito sa mundo. But, He came. Pumunta siya rito. And that is mission. Yung kanyang pagpunta rito with the contrast of this lowly estate, He chose from the lowly position, holy position He had in heaven. Anong may iso? Magka, sabi nga eh, di ba pagpunta ka sa ibang lugar, ako po, nung unang punta ko sa Middle East, na culture shock talaga ako. No? Pagbaba mo pa lang ng aeroplano, the smell. Amoy Middle East na. Ang hanga. Sabihin, ibang-iba talaga si sino dito nakapag-abroad. Pag nagpunta kayo sa Bloomberg, iba talaga amoy ng Pilipinas eh, no? Kahit mabantok, masarap, no? Sabihin, sanay tayo sa iyo, ang tagaw culture siya, no? Pagbaba ko pa lang ng aeroplano, wow, nasa ibang lugar na ako talaga. Iba na eh, maanghang na amoy eh. No? Then, makita mo ibang tao, talagang parang naglalakad ka, lahat ng tao, makikita mo mga ibang mukha, ang katangos ng ilong. No, ay, hindi ganito katangos sa ilong. Ito mo, talaga hindi. Pag makakita ka ng mukhang Asyano, kamukha mo, tatag mo, kabayan! No? Hindi sa sakita, what's kabayan? I'm Indonesian, I'm not. No? Mimiss ko yung mga Pilipinong makausap ko. Talagang pag makita ko ng Asian doon, kakawag ng kabayan. Pag hindi siya magkawag, hindi siya Pilipino. And then, yun siya na nag-discuss, culture shock, from heaven to earth. Ang sakit noon para sa kanya dahil langit, sarap buhay, pagdating dito, he is poor. Oh, he was poor. No? Sabi dito, culture shock. Then, the cause to become a man, he became the very poorest of men. No? Walang tirahan, walang tulugan. And then, again, binanggit ko na kanina yung mga circumstances ng kanya. And then, the consequences was all of this just a big show? Was it make Jesus look good? Hardly that you know, his poverty might be rich. Hindi po, show lang po yun. Hindi. He rich, became poor. We poor, we became rich. Galing, no? Siya na mayaman, naging mahirap para tayong mahirap maging mayaman. Why? Nagkaroon tayo ng access, nagkaroon tayo ng passes, nagkaroon tayo ng visa, passport, papunta ng langit. May tatak, Jesus Christ, my Savior, my personal Savior. Tinignan niyo na ba yung passport niyo? May nakalagay na bang dual citizen niyo? Heaven citizen na ba kayo? Nakalagay na ba yung personal Savior niyo si Jesus Christ? Or still, wala? Baka yung tatak ni Jesus Christ. And by the way, wala pong expiration yung seal na yun ni Jesus Christ. No? So, he rich, we became poor, so we poor, we became rich. He paid a debt that he did not owe. Binayaran niya yung utang na hindi niya naman utang. We owed a debt that we could not pay. Only the Lord Jesus Christ nagbayad. Imagine, makakarating ka na sa langit, wala kang utang.
That's because of the Lord Jesus Christ. The mission of Jesus giving was that we might be rich. Hindi ibig sabihin po na pera in the bank or great job or solid retirement. No, we have something better than that. We have something that lasts forever. We are rich in this life. No? What a terrible thought that we have to live with Christ. For burden of guilt, for dread of God's wrath, for unbearable emptiness, we are rich in the life to come. We are His child, magiging child of the King ka. We are His heir, priest. Yung mga sinasabi to. Remember, the grace of our Lord Jesus Christ, since He is our example in giving, we are to share in His mission. In yung mission we are to. Kaya nga dito tayo and we share the gospel. We are to use whatever God has put at our disposal in order that others might know the riches of Christ, the eminent giver of all, the Lord Jesus Christ. Hindi lamang yun. Jesus gave His face to the kiss of the betrayal to Judas. No? Binigay niya yung mukha niya kay Jesus Christ at kay Judas na halik sa kanya. Binigay niya yung kanyang pisngi kay Judas sa strikers. Binigay niya ang kanyang likod to the scourgers, his brow to thorns, his spear to the pluckers, his shoulders to the cross, his hands and feet to the nails, his forgiveness to the ignorant, his salvation to the thief, his mother to his disciples John, his spirit to his father, his side to the spear, his body to his friends Joseph, Arimathea, and Nicodemus, and his life for you and for me. You cannot outgive God. He is the eminent giver of all. Kaya hiya tayo kung hindi tayo magbibigay. Dahil sabihin natin, pera, no. Hindi po pera lahat ang pagbibigay. Unahin niyo pong ibigay ang puso niyo, and then your pocket and wealth and your wallet will follow through. That is the meaning of giving. Giving is not money per se. No? Ginigamit lang yan, material lang yan. Giving is the confirmation of your love to God, as just like my wedding band or my wedding ring. Pinakikita nito, wala pong halaga ito. Itong singsing na ito, nagkakaroon ito ng halaga dahil may commitment ako sa Diyos sa aking asawa. Ganon din po yung pagbibigay. Wala pong halaga ang pagbibigay. Ang nagiging halaga ng pagbibigay, ito po ay commitment natin sa Diyos. That's why we are teaching at least a month, a year, para makita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos and kung paano tayo magkukumit sa atin. The eminent giver of all, the Lord Jesus Christ, gave Himself for you and for me. Maraming pong salamat. Good morning po.